Magandang araw mga mag-aaral. Ang sentro ng ating aralin ay tungkol sa editorial o Pangulong Tudling, kung saan tatalakayin natin ang mga sumusunod. Katuturan, katangian, layunin, uri, bahagi, paghahanda sa pagsulat, at tuntunin sa pagsulat. Simulan na natin. Ano nga bang editorial o Pangulong Tudling? Ito ay isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang magbigay ng kaalaman, makapagpaniwala, o makalibang sa mambabasa. Ito ay isang pinag-aralang kuro-kuro batay sa isang tunay na pangyayari. Isa rin itong komentaryong nagpapayo, nagtuturo, pumupuri, o tumutuliksa tungkol sa kahalagahan ng isang pangyayari. Bagamat ang Pangulong Tudling ay sinulat ng isang kasabi lamang, ito'y paninindiga ng buong pamatnugutan at ng pahayagan. Narito, katangian ng editorial. Ito'y may kapangyarihang humikayat. Ito'y kawili-wili at maliwanag ang paglalahad. Makatarungang pangangatwiran at pagpapasya. May kaiklian at hindi masalita. Iisang paksa lamang ang tinatalakay. Hindi nagmumura, nangangaral o nagsisermon. Narito naman ang layunin ng editorial. Upang magpabatid, magpakahulugan at pumuna. Upang magbigay puri, magpaunawa, manlibang, magturo o manuliksa. Upang magpahalaga sa isang tanging araw, tao o lunan. Ang sumusunod naman ay ang mga uri ng editorial. Una, Pangulong Tudling na nagpapabatid o editorial of information. Dito ay pinaalam ang isang pangyayari sa layuning mabigyang diin ang kahalagahang iyon o mabigyang linaw ang ilang kalituhang bunga ng pangyayari. Ito ay naiiba sa Pangulong Tudling na nagpapakahulugan sapagkat hindi hayagang nagbibigay ng pangwakas na pasya o puro-puro. Hindi ito tumutuliksa, hindi nakikipagtalo. Ang tanging layunin ay mabigyan ng kapatiran. Halimbawa, anong nilalaman ng isang memorandum? Paano'y sinasagawa ang pagpaplano ng pamilya? Ikalawang uri, Pangulong Tudling na nagpapakahulugan o editorial of interpretation. Ito'y nagpapaliwanag ng kahalagahan o kahulugan ng isang pangyayaring napabalita o ng isang kasalukuyang ideya, kalagayan o katayuan. Dito binibigyan ng katuturan ang mga isyu at ipinapakita ang mga taong may kaugnayan sa pangyayari at ng kanilang layunin. Kung minsay, ito ay nagbibigay ng mungkahi tungkol sa maaaring kahinatnan. Halimbawa, ano ang kahulugan at ibubunga ng isang bagong memorandum na pinalabas ng punong guro? Ano ang kabutihang maidudulot ng pagpaplano ng pamilya? Pulong Tudling na nakikipagtalo o editorial of argumentation. Magamat nagbibigay rin ng impormasyon at interpretasyon ng editorial na ito, ang tanging layunin ay ang hikayatin ng mambabasa upang pumanig sa kanyang ideya o paniniwala. Halimbawa, tama ang punong guro sa pagpapalabas ng bagong memorandum tungkol sa pagbabawal ng mahahabang buhok sa mga lalaki. Dapat magplano ng pamilya. Ikaapat, Pangulong Tudling na namumuna o editorial of criticism. Ito'y hawig sa Pangulong Tudling na nakikipagtalo. Subalit dito, kapwa ay nahaharap ng sumulat ang mabuti at masamang katangian ng isang issue. Tinatalakay niya ang magkabilang panig sa kabila ng katotohanang ipinagtatanggol niya ang isa sa mga ito. Halimbawa, ang diborsyo, makabubuti ba o makapipinsala? Ang aborsyon, dapat bang bigyang legalisasyon? Sunod na uri ay Pangulong Tudling na nanghihikayat o editorial of persuasion. Ito'y nagbibigay rin ng kahulugan, nakikipagtalo at namumuna. Subalit ang binibigyang diin ay ang mabisang panghihikayat. Halimbawa, itaguyod ang proyekto ng punong guro. Panukalang batas laban sa diborsyo, suportahan.
ika-6, pangulong tudling na nagpaparangal o nagbibigay puri o editorial of appreciation, commendation, or tribute. Pumupuri sa isang taong may kahanga-hangang nagawa, nagpapahayag ng pagpapahalaga sa isang taong na mayapa, may nagawang pambihirang kabutihan, o sa isang bayani sa araw ng kanyang kapanganakan o kamatayan. Halimbawa, mga pumpo ng mga bulaklak para sa bagong kampiyon, Sergio Osmeño Sr. na purihan ng Cebu. Ika-7, pangulong tudling na nagpapahayag ng natatanging araw o editorial of special occasion. Gamat ang uring ito ay may kalakip ding pagpapakahulugan, ito ay may binubukod bilang isang tanging uri. Dito ay pinaliliwanag ang kahalagahan ng mga tanging okasyon tulad ng Pasko, Araw ng Kalayaan, Araw ng Mga Bayani, Buwan ng Wika, Linggo ng Pag-iiwas sa Sunog. Pangulong Tudling na Panlibang o Editorial of Entertainment. Ang uring ito ay hindi karaniwang sinusulat at bihirang malathala sa mga pahinang pang-editorial. Dahilan sa ang layunin ay makalibang, ito'y sinusulat sa paraang di formal, masaya, kung minsay sentimental at karaniwang maikli lamang. Halimbawa, bagong moda sa kasuotan, mga lalaking nakahikaw. Ika-9, pangulong tudling na bakasan o pulled editorial. Ito ay sinulat ng lupo ng mga patnugot sa iba't ibang paaralan at kanilang sabay-sabay na nilathala sa kani-kanilang pahayagan. Halimbawa, pagtaas ng matrikula, huwag pairali. At ang panghuli, pangulong tudling na batay sa tahasang sabi o editorial liner. Ang liner ay isang pangungusap o isang talatang tumatalakay sa isang napapanahong pangyayari o balita at nasusulat sa paraang masaya, mapanukso o di formal batay sa kung ano ang hinihingi ng paksa. Ito'y nalalagay sa katapusan ng tudling pang-editorial. Kung minsan hindi ito sarili ng sumulat, kundi pangungusap ng isang dakilang tao. Halimbawa, isang mahalagang pangungusap ng Pangulo ng Bansa. Pangungusap ng mga bayani na angkop sa isang kalagayan ng bansa. Siniping kawigaan ng angkop sa isang kalagayan. Matalinghagang pangungusap na may kaugnayan sa isang kalagayan o pangyayari. Isang palasak na kasabihang may ipinahihiwatig na aral. Narito naman ang mga paghahanda sa pagsulat ng editorial. Una, magkaroon ng isang tiyak na paksang tatalakayin, isang paksang kawili-wili sa mambabasa. Ikalawa, magkaroon ng isang tiyak na layunin sa pagsulat ng tatalakayang paksa. Ang layuning ito ay kailangang makilala sa simula pa lamang. Sunod ay likumin ang mga talang mahalaga sa tatalakayang paksa. Suriin at unawain ang suliranin at isipin ang paraang gagamitin upang akitin ang mambabasa. Narito naman ang bahagi ng editorial. Una ay panimula o introduction. Ito'y maaaring kapalooban ng mga sumusunod. Balitang batayan o newspeg o hypothesis or hypothesis. Reaksyon sa balitang batayan o sa hypothesis. Halimbawa, ang bangbagong patakaran ng punong guro na naguutos sa mga mag-aaral na nahuli sa klase na mag-aaral muna ng leksyon sa silid aklatan habang sila ay naghihintay sa susunod na asignatura ay isang matalinong pasya. Isang malaking karangalan para sa paaralan ng mga batang mamamahayag ay muling nanalo sa paligsahan sa pagsulat. Ang mga nasusulat sa boldface ay mga reaksyon. Ang nasa tipong Roman ay mga balitang batayan. Sunod ay katawan ng editorial or body. Ito'y naglalahad ng mga tala, ideya o paninindigan laban sa sang-ayon sa paksa. At ang huli ay pangwakas o konklusyon. Ito'y maaaring isang pagpapatibay sa kuro-kuro, mga tagubilin o mga mungkahi. Narito naman ang mga tuntunin sa pagsulat ng editorial.